Isa ba kayo noon na may hinahanga ang popular love team ng dekada ng 80s at 90s? Ating kilalanin ang tatlong most popular love teams noon na tinitilayan, kinikiligan, at lahat na lang ng kanilang movies at teleserye ay blockbuster. Ating kilalanin ang mga love team na ito na nais ng mga fans na magkatuluyan. Pero unfortunately, ay hindi nagkatugma ang kanilang mga destiny. Ating kilalanin. Kayo ba ay kinilig sa tambalang Sheryl Cruz at Romnick Sarmenta? Si Sheryl at Romnick ay parehong child star noon. Dahil sa Dots Entertainment, ay nagkaroon ng pagkakataon na magtambal ang dalawa dahil na rin sa kagagawa ni late Herman Moreno. Dahil sa Dots Entertainment ay na-discover si Sheryl at Romnick ni Robby Tan na may-ari ng Seiko Films. Dahil dito ay kinuha sila ni Robby Tan at gumawa sila ng mga pelikula katulad ng Puso sa Puso, Sagot ng Puso at marami pang iba. Naging blockbuster ito at maraming fans ang humanga sa kanila, kung kaya't sunod-sunod ang kanilang pelikula at endorsement. Dahil sa kasikatan ng Romnick at Sheryl ay tinawag silang Sheryl ng mga fans. Maraming balibalita noon na meron ngang relasyon si Sheryl at Romnick. Meron silang mutual understanding, kaya lang hindi nila inaamin dahil sobrang istrikto ng magulang ni Sheryl. Maraming fans ang talagang humahanga sa love team ni Sheryl at Romnick. Kaya lang ay nagkaroon ng di pagkakaunawaan sa pagitan ni Romnick at Sheryl. At ang sabi nga nila ay dahil daw again si late Ricky Belmonte na ama ni Sheryl kay Romnick. Si Sheryl ay single pa rin hanggang ngayon. Pero maraming mga nandiligaw sa kanya from showbiz and non-showbiz ayon sa balita. Si Romnick naman ay may kinakasama na sa katauhan ng isang starlet na si Barbara Rauro na meron silang isang anak. Hopefully, sana one day ay makita natin si Sheryl at Romnick na gumawa ng teleserye at pelikula alang-alang sa mga fans na nag-aabang na makita silang muli na magkasama. Sino ba ang makakalimot sa isang Claudine Barreto at late Rico Yan? Isa sila sa pinakasikat na celebrity love teams noon, especially during the early 90s. Naging movie nila ang Radio Romance at noong 1996 followed by Madrasta, at lalo silang sumikat dahil sa kanilang teleserye at soap operang Mula sa Puso. Kaya naman si Claudine ay tinuring na optimum star. Hindi lang sa pelikula at teleserye nakikita si Claudine at si Rico Yan, kundi marami rin silang commercials at endorsement. Nagkaroon ng relasyon si Claudine Barreto at late Rico Yan sa totoong buhay, kung kaya't ang mga fans ay tumatuwa nang malaman nila ito. Pero unfortunately ay bago mamatay si Rico Yan ay naghiwalay ang dalawa, kung kaya't maraming kontrobersya ang nangyari nung mamatay si Rico Yan, na sinasabi nilang si Claudine ay naging unfaithful. Maraming chismis ang napapalitan noon na pinagpalit daw ni Claudine Barreto si late Rico Yan kay Raymar Santiago na naging asawa nga ni Claudine. Pero unfortunately nga ay naghiwalay din sila ni Raymar, kung saan meron silang isang anak.
Pero ayon sa kampo ni Claudine at ang kampo ni Rico yan, sinasabing walang katotohanan ang mga chismis na ito. Nagmahalan naman daw ang dalawa. Hanggang ngayon ay kaibigan pa rin ni Claudine ang kapatid ni Rico yan na si Tina Ryan. Christine Hermosa at Jericho Rosales. Sino pang makakalimot sa kasikatan ni Jericho Rosales at Christine Hermosa? Hindi lang sila sa Pilipinas sikat, kundi sa ibang panig ng Asya, katulad na lang ng Malaysia at Vietnam. Year 2000 marked the beginning of a love team of Jericho Rosales and Christine Hermosa dahil sa kanilang soap operang Pangako Sa'yo. Ang soap operang Pangako Sa'yo ay most watched soap opera in recent television history dahil hindi lamang sa Pilipinas sikat ito kundi sa ibang panig ng Asia katulad na lang ng Malaysia at Vietnam. Dahil dito, binigyan sila ng parangal ng Guillermo Mendoza Memorial Scholarship Foundation Award, Most Popular Love Team for 2 Consecutive Years. Ang mga fans ay tinag sila as Ecoteen. Nagkaroon din ng mga pelikula si Christine at Jericho at ito ay naging blockbuster katulad na lang ng Forevermore at Ngayong Nandito Ka. Sa totoong buhay ay nagkaroon ng relasyon si Jericho Rosales at Christine Hermosa. Akala ng mga fans ay meron ng forever sa dalawa. Kaya lang nagkaroon ng problema sa kanilang relasyon dahil daw sa isang third party sa katauhan ni Cindy Corletto. Pero walang pag-amin kina Jericho at Christine kung ano ang tunay na dahilan ng kanilang paghiwalay. Ngayon ay happily married na si Christine kay Oyo Boy Soto, samantalang si Jericho ay may asawa na rin sa katuuhan ni Kim Jones na isang modelo. Pero ang maganda kay Christine at Jericho ay good friends pa rin sila hanggang ngayon. Hopefully, one day makita rin natin muli si Jericho Rosales at Christine Hermosa na gumawa ng teleserye at pelikula alang-alang sa napakarami nilang fans na naghihintay na magkaroon sila ng proyekto. Isa ba kayo sa kinilig sa mga love team noon? Ngayon, marami ng millennial love teams ang nagsusulputan, pero iba ang nagawa ng tatlong love team na ito dahil isa sila na maituturing na haligi ng mga popular love teams noon. Hanggang sa muli, sana po huwag niyo pong kaligtaan, i-like, share at subscribe ang aking YouTube channel for more celebrity updates. Ingat po kayo, stay safe, share the love, bye!